scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Magandang araw sa inyo, mga kapina. Rito na naman po tayo sa inyong inaabangan tuwing araw po ng Martes. Alas 12 po ng tanghali, kang alauna ng hapon. Ito po ang funniest business show dito sa Pilipinas. Ako po si Tito Nel. Ako po si Ismael Abaya. At ito ang One Way to Success! O, kumusta? Happy New Year! Happy New Year! Yeah. Direk, maano ba natin to? Kung simulan natin buksan yung ilaw ulit. Para kaming ano, matutunaw ni Ismael eh. Oh. Ano mga kakampi, huwag kayong kabahan. Parang napanood ko ito sa ano eh. Sa Avengers ba yun? Yung parang unti-unti natutunaw. Pasensya na kayo mga kakampi, nakita naman ninyo bago itong setup natin. Nag-aayos eh. Nag-i-effort si Derek para lalong gumanda itong program. Bog, ang tanong usapang halal ko ha. Ha? Oo. Merong ano ha, moving ano sa likod ko. Oo. Kasi naka ano tayo eh. Ang tawag dito yung background natin. Naka green screen tayo. Green. Meron pa ibang tawag doon, di ba? Yung ano ba yun? Naka-chroma. Naka-chroma. Chroma. Ngayon mga kakampi, na-miss ko kayo. Kasi noong December, halos wala ako, Ismael. Lalo na ako. Wala rin ako, dalawang show natin. Tapos bago pa yung December, nawala rin ako ng halos isang buwan, di ba? Oh. Dahil pumunta ako sa ibang bansa. Yung musical show eh. Oo, mga kakampi. Kaya ano, ngayon ulit tayo bumalik. Napagod ka ba ng Australia, New Zealand? Oo. Nakapagod eh, no? Nakapagod kasi ano yun, time-bound yun eh. Bawat kilos mo, ano eh. Kilos, ano? Dinumero yun eh. Oo, wala kang sasayanging araw, oras. Tourist, ano ba kayo? May tour guide kayo noon? May tour guide kayo noon? Tour guide? Oo. So, may itinerary. Yung anak ko, yung sa ano? Sa New Zealand. Pero wala sa Australia? Wala kaming tour guide sa Australia. Wala, oo. Ngayon, meron akong kaibigan sa Melbourne, tsaka meron akong kaibigan sa Sydney. Uh-oh. Eh, sila yung naging tour guide. Pero hindi naman sa buong panahon ng ano, pamamasyal. Oo, naglaan lang sila ng ilang oras para doon. Buti last year ka ngayon, may sunog-sunog na. Yun nga malungkot eh, no? Madilim na siguro ngayon doon, di ba? At ang usok... Hanggang New Zealand na. Nakikita na raw sa ano... sa alapaap ng New Zealand. Ganon kalaki. Nakita ko nga, million na yung namatay ng mga koala at mga kangaroo na susunod. Eh, hindi maganda pasok ng New Year sa ano, sa Australia. Yes. No? Ang daming namatay, lalo na yung mga hayop. Kasi ano yan eh. Billion daw ang namatay ng mga hayop. Kasi pag hindi ka nagwalis, di ba, sa bahay, bumabagsak yung mga ano, dahon, kakapal-kakapal yun, di ba? Tapos, magkonting spark yun, yung nasusunog. Yun. Eh. Kaya misan, hindi mo rin. Bakit ba sinimula natin itong ano natin sa malulungkot na ano na kwento? Nag-happy New Year tayo, tapos biglang napasok tayo sa malulungkot na kwento. Ang ganda pa naman ang number ngayon. 2020 vision. 2020! Taong 2020. Sa Chinese, year of the ano to? Rat, daga. Pero sa mga tindahan ng salamin, ibig sabihin clear. Maganda ang iyong mata. Oh, ngayon dahil sa ang taon 2020, ang numerong 2020 ay sikat 'yan eh. Sa larangan ng ano, 'yun nga.
optical, ano? Mm-hmm. Ano ba yung title na nilagay mo dun? Kaya ano, kaya ang itinitle natin, 2020 Year of Perfect Vision. Mm-hmm. Perfect Vision. Oo, kaya talakayin muna natin, ano? Pwede na ba tayo magsimula? No, pwede na. Naiinip na nga sila. Ah, mga kakampi, Happy New Year sa inyo. Happy 2020. Yes. Ngayon, pag na nakita nyo yung, sa, yung letrang, ay, letra, numero. Numero na 2020. 2020. Ang unang pumapasok sa isip nating lahat ay yung tungkol sa ating paningin, sa ating mata. Ano? Kasi pag sinabi mong 2020 vision, Ismael, sabi mo, napakalino, malinaw yung mata mo. Yeah. Normal clear. Yung... Oo, clear. Wala kang kalabuan na nakikita. Oo. Pero meron lang tayong gustong linawin. Mm-hmm. Linawin. Na misconception regarding dyan sa 2020. Ano yun? Na vision. Kasi akala nila, pag sinabi mong 2020 ang vision mo, katumbas daw ng perfect vision. Ah, ganon? Na mali, Ismael. Mm. Hindi porkit 2020 ang vision mo, nangangahulugan na perfect na ang vision mo. Hindi. Mm. Misconception yun. Yan pala yun. Misconception pala yun. Oo. Kasi marami ka pang dapat na isaalang-alang na aspeto ng paningin para masabi mong perfect ang vision mo. Napaisip tuloy ako niyan, ha. Oo, yung para yung gusto kong makinig sa iyo. Yung 2020 vision kasi, Ismael, sinusukat lang noon kung gaano kalinaw yung tingin mo sa isang bagay. Mm. Pero ang vision ay hindi lang humahanga kung malinaw ang tingin mo sa isang bagay o hindi. Ganon? Kasi ang daming aspeto pa daw ng vision. Mm. Yung color lang, Ismael, eh. Color, vision, yung maaaring malinaw ang tingin mo sa isang object, pero maaaring hindi perpekto yung tingin mo sa kulay ng object. Pwedeng, ano ka, color blind. Nakikita mo, pero malabo? Pwede ba ganun? Diba? Sa makatwid, hindi porkit 2020 ang vision mo, perfect na yung vision mo. Yan. Mali ang tingin mo. Malino pero mali. Maraming aspeto pang dapat tingnan. Ngayon, pag ginoogle search nyo, yun, hindi na naman namin tatalakayin dito yung... Google search? I-Google search nyo, hindi na naman namin tatalakayin yung detalye dito. Ang nililinaw lang natin sa ating mga kakampi, yung 2020 vision, hindi nangangahulugang meron ka nun, perfect na ang vision mo. Hindi. Dahil meron pang ibang aspeto ng vision na dapat na isaalang-alang bago mo masabi na perfecto ang vision mo. Ayan, Ismael. Ayan, mga kakampi. Ngayon, ipaliwanag natin yung 2020. Saan ba nang galing yung numerong 2020 vision? Oo nga eh. Alam ko sa optometrist. Kasi sa blood pressure... meron din ba 2020? Hindi, sa blood pressure iba, di ba? 120 over 80. Ano yung 80? Normal, di ba? 120 over 80 ang magandang timpla, di ba? More or less. Ngayon, ipinaliwanag yun kung paano. Dito naman, bakit naging 2020 ang vision mo? Mm. Saan kinuha yung 20? Ano ba yung 2020? Yeah. Ayan. Mga kakampi, may idea ba kayo tungkol sa kung ano yan? Yung 20 po na yan, sumisimbolo sa fit yan, Ismael. Fit. Hmm. Yung sa ruler, di ba? Fit. Ruler? Di ba? So 20... 12 lang. Hindi. Inches naman yung sila. Yung 12 inches eh. Yung isang ruler, one feet. Meron ba ito? Ayun, naka... Walang watch party, ano to? Normal. May bilin si bossing, no? Gandahan ninyo. Gandahan ninyo. Happy Pero New direct, hindi mo pa ako tinatag ng usapang halal. Tinag mo lang yung one way. Tag mo. Ayun, yun, mga kakampi, ha? So, tama yung sinabi ni
Ay, Ruby. Hi. Oh, si Purge. Ay, Purge. Tol, Happy New Year. Oh, si Bell. Tama daw, sabi ni Bell. Oh. Hindi raw, perfect vision. Clear vision. Yun, tama, tama to si Bell. Tama. Maaring clear yung vision mo. Mm. Pero hindi mo makukonsider na perfect automatic. Mm-hmm. Kasi marami pang aspeto ng paningin ang dapat na isaalang-alang bago mo masabi na perfect yung iyong vision. Yung peripheral vision pa na tinatawag. Yeah. Isa rin sa ikinukonsidera. Meron pa, marami pa. Kaya tingnan na lang po ninyo sa Google search. Niliwanag lang natin yung tungkol sa bagay na yun. Ano, mga kakampi. Kaya dun sa topic na yan, bakit itinapik po ninyo 2020 Year of Perfect Vision? Mm. Kasi hindi naman magiging perfect ang vision mo pag hindi mo nakuha yung isa sa mga pangunahin. Ang pangunahin ay magkaroon ka ng 2020 vision. Pag doon pa lang bumagsak ka na, wala na. Wala na. Hindi na perfect, di ba? Oo, parang yun ang pinaka, numero unong aspeto. Clear ba o hindi? Bago mo i-considera yung ibang aspeto. No? Pero hindi humahanga doon sa 2020 vision ang perfect vision. Ganon din dito sa buhay natin. Oo. Kaya mga kakampi, sa gagawin natin pagtalakay na ito, no, iuugnay natin sa buhay, sa realidad ng buhay, Ismail. Yes. Itong perfect vision na tinatawag. Yes. No, ngayon, 2020 na kasi, kaya sa pagsisimula ng taon, yun ang gusto natin. Gusto nating masimula natin ang lahat ng bagay ng malinaw. Paano ba malinaw? Paano magiging malinaw sa atin ang lahat? Ang lawak, ha? Ang lawak. Oo nga. Bakit ganun? Oo nga. Paano ba yun? Ikaw gumawa dyan. De, kasi galito, mga kakampi. Merong mga tao, sana naman huwag kayo. Merong mga tao na na ang tingin sa taon na ito, walang linaw. Ganon, masyado namang yun. Pessimistic. Walang linaw. Hindi, ano tayo doon? Pessimistic? Tama po, pessimistic. Oh, pes. No? Pese. Madilim ang tingin nila sa hinaharap nila. Negative yun. Oo. Lahat may pag-asa, pag may bagong taon. Yun ang susolusyonan natin ngayon. Na kinakailangang maging malinaw ang tingin natin sa lahat ng bagay. Sa lahat ng aspeto, hindi lang sa larangan ng negosyo, kung hindi maging sa larangan ng pag-ibig, sa pamilya, sa relihiyon, sa iba pang aspeto ng ating buhay. Kinakailangan malinaw lahat. mga kakampi. Ngayon, ano ba yan? 2020 vision? Literal na mata, yung 20 na yan, feet yan . Feet. 20 feet. Ang katumbas niyan, 6 meters. Kaya ang katumbas niyan, 2020, 6 by 6 naman . 6. Kung meters ang pag-uusapan. Pero kung feet, 20. Kaya pag pumunta ka, magpapatingin ka sa mata. Okay. Pag pumunta ka doon, pauupuin ka. Ngayon, ganyan kalayo. Paharapin ka ngayon sa isang chart na tinatawag. Mm. No? Ngayon, ang pinakasikat na chart na sukatan dyan na ginagamit, yung Snellen ba? Basta yung may lettering. Snellen na chart. Tatakpan yung mata mo. Oo, at yung isa naman ay yung tumbling E chart. Pero sa Pilipinas, mas madalas gamitin yung Snellen chart. No? Mm. Ngayon, may mga letra yun, di ba? No, malaki, maliit. Sa driving, pag apply ka ng driver. Tama, driver. Tama. Oo. Ngayon, mapapansin mo, pauupuin kang ganun, medyo malayo sa'yo yun. Yeah, ganyan. Oo. Ganyan kalayo. Pero hindi 20 feet. Ngayon, kung malaki yung lugar niya, parang 10 feet lang. Kung maluwang yung lugar niya, pwede yun, 20 feet, ganun. Ah, yun ba yun? Oo. Pag nabasa mo yun, yun ang 2020? Yun ang 2020. Ay, malabo. Ngayon, kung maliit naman yung lugar nila, dinadaya yun, Ismail . Ang ginagawa, naglalagay ng salamin sa likod. Kaya mapapansin nyo yung salamin. Naglalagay ng salamin. Oo. Tapos yung
yung chart nasa likod mong gano'n, tapos dun sa salamin. Kasi, ang suma total, 10 yun, kung, di ba, pauupin ka, 10 feet lang ang layo. So babalaan rin pa, 10, tsaka 10 pabalik. 10 plus 10, 20. kaya makikita mo. Parang yun, ano? Kaya makita mo, bakit ganun, pinapabasa sa akin sa salamin? Yeah, kasi gusto ng habuli nung ano ni doktora yung 20 feet. Yan yan. 20 feet pala yun. Yun. Ngayon ko lang nalaman yun ah. Oo. Kaya magtataka kayo bakit sa salamin kayo pinapabasa. Ngayon, pag 2020 malinaw, pag halimbawa 20 over 40. Ay ibig sabihin lumabo na yung mata mo. Kasi kung nasa 20, malinaw mong nababasa sa 20 feet, ang normal, yung nasa 40 feet, nababasa niya rin ang normal yun, yung binabasa mo. Kaya 20 over 40. Kaya habang lumalaki yung numero sa huli, yun yung palayo ng palayo yung ano mo, yung normal. Ibig sabihin, palabo ng palabo yung mga. Ayun yun. Kaya, nagkaroon lang tayo ng ano, ng konting background there, no? Para maging, ano, paano yung 2020? Malinaw sa ating mga kakampi kung saan nanggaling yung numerong 2020. Dahil ang taon natin ngayon ay 2020. Gusto natin itong 2020 ng ating mga kakampi ay maging malinaw. Kasi maraming ano, Ismael, nagkakalabuan. Nagkakalabuan. Leap year kasi. Oo. Alam ba, leap year, 366 days. May February 29 daw kasi ngayon. Ayan, nakita mo. Oh. So, ano, maraming nagkakalabuan. Ang labo mo naman. Marami daw mapipikot. Kaya nag-iingat ako. Eh. Ay, ganun. Mapipikot. Laing pikuting ka pa naman. Oh. Okay, simulan na natin ang pagtalakay, ano. Ay, alam mo ang buhay ng tao nasa tumitingin din, Ismael? Siyempre, it's... Halimbawa, ikaw, nakatayo ka riyan. No? May number 6. May number 6 sa harap mo. Okay. Number 6. Ngayon yung nasa harap mo, titignan din yung number 6. Ngayon yun. Ha? Harap ko sa'yo. Kaya nga. Pag tinanong mo siya, ano yung numero nito? Ano sasabihin niya sa'yo? 9. Hindi baliktad eh. Eh pero ikaw, ano tingin mo? 6. Sino tama sa inyong dalawa? Depende sa pwesto. Pareho na, parehong tama, di ba? Tama yung sagot mo, depende sa pwesto. Ayan. Ganon din sa realidad ng buhay, kung minsan hindi kayo magkaintindihan. Kaya magulo mundo eh. Bakit? Depende kasi sa pananaw. Ang tingin niya, magugulat kayo, mayroong gumagawa ng tama, mali ang tingin ng iba. Di ba? Parang gano'n. Oo. Mayroong iba, gumagawa ng mali, tama sa kanila. Oo, yun ang tingin nila, gano'n ang basa tama nila. Tama yan, di ba? Yung sir, mali yan. Mali yan. Ako tama, ganyan, parang ganyan, ano? Eh, pero magkaiba ng pananaw. Bakit kasi, tama? Bakit mali? May gano'ng sitwasyon kasi, Ismael, ano? Bakit namin sinasabi yan? Kasi ganyan din sa realidad ng buhay. Malabo sa inyong nagkakalabuan kayo sa relasyon ninyo. Love life. Hindi kayo magkaintindihan. O pagpalaki na sa love life. Eh bakit hindi ka... Paano masusolusyonan yun, Ismael? Hindi ba pwedeng lumugar ka dun sa lugar nila? Kaya katulad nun, di ba? Yung 6, di ba? Eh kung ikaw ay lumakad at pumunta ka dun sa lugar niya, Silipin mo kung ano yung nakikita niya. Eh di maiintindihan mo kung bakit sinasabi niyang 9 yun. Eh pero minsan may mga tigas ang ulo eh. Yeah. Bakit pa ako pumunta ka? Di ba? Parang sinasabi mo yan, ikaw lumugar sa lugar ko. Oo, ganun nga. Ikaw nga lumugar sa lugar ko. Baka ganyan din ang gawin mo. Parang ganun. Yan. Parang sa realidad. Minsan kasi ganun eh. Bakit ganyan ginawa mo? Eh, ikaw lumugar sa lugar ko. Ayan, yan ang mga banat eh. No? Drama eh, no? Ikaw lumugar sa lugar ko, sige. Anong gagawin mo? Ayan, no.
Sinasabi mo yan kasi hindi mo pili. Yeah. Di ba? Kayo kung meron kayong hindi maintindihan na tao? No. No? Don't judge a book by its cover. Di ba yun yung mga sinasabi? Imaginin mo, galito lang, Ismael. Hmm. Kung lahat ng pinagdaanan niya mula nung pinanganak siya hanggang dun sa punto na yon na nag-uusap kayo at hindi kayo magkaintindihan. Kung lahat ng pinagdaanan niya na ngayon ay ikaw yung dumaan doon, hindi ba ganun magiging ganun ka rin? Parang ganun, ganun. Hmm. Naging produkto ka noon. Kaya hindi mo lahat ng tao may kanya-kanyang story. Tama eh, may kanya-kanyang story. Hindi mo pwede sabihin na, may mali siya o tama eh, di ba? Sabihin, yun yung dinaanan niya. Oo. Di ba? Misa pag dinaanan mo yun, iba rin. Kasi depende na sa panahon. Kaya hindi nagkakaintindihan. Kung makasample, gusto kong daanan ng dinaanan ni Steve Jobs. Mauta ka rin, ha? Pumili ka ng mayaman. Eh, siyempre, ba't nanihinit na dadampaon sa pulubi? Joke lang. Henry C., Gokongwe. Daanan mo yung dinaanan la, pero hindi kami giging Gokongwe. Bakit gano'n, no? Minsan, isa lang ang daan, pero iba-iba nangyayari. Ngayon, pinapaliwanag natin yung pagkakaiba ng tingin ng mga tao, no? Meron pa akong natatandaan, Ismael, bata. Oo. Bata. Bata. Oo. Kasama yung tatay niya. Okay. Pumunta sila ng probinsya. Pinasyal siya ng tatay niya kasi, probinsya ng ang kanila eh. No? Anak, lika, pasyal tayo rito. Dito ako madalas pumasyal nung bata ako eh. Dadaling kita. Punta sila sa tabing ilog. Sa tabing ilog, ano. Alam mo, sabi ng tatay, no? Nung tumungtong siya dun sa ilog, no? hanggang tuhod lang yung tubig mababo. Oh. Alam, sabi niya sa anak niya, sabi niya, alam mo anak, dati malalim ito. Nung bata ako, hanggang liig ito. Baka malinis pa o nalilis. Oh, ngayon. Alam mo sabi nung bata, eh talaga po hanggang leg kasi maliit pa lang po kayo noon. Di ba? Dahil malaki na po kayo ngayon, kaya hanggang tuhod na lang yung lalim. Pwede yung ganun. Alam mo, Di ba? Nakaralita ko dyan kasi dati, may nilakihan kami sa Quezon City. Dahil maliit ako, ang tingin ko sa kalsada, ang laki. Di ba? Ang laki. Oo. Nung bumalik ako, patalitan ng kalye dito. Ganun. Di ba? Ah, ganun kayo mga kakampin. Aranasan nyo. Dati kasi tutumbang preso pa kayo doon. Hagahabulan kayo doon. Ngayon parang lumiit. Dahil maliit ka pa. Imagine mo, no? Lumiit. Parang, teka, nagbago ba yung kalsada? Hindi naman nagbago yung kalsada. Sino nagbago? Ikaw. Ikaw ang nagbago. Lumaki ka na eh. Lumaki ka na. Sa realidad ng buhay, parang galito rin, Ismael. Yung mabigat na problema ng isang bata, tinatawanan na lang natin ngayon. Pero sa kanya, mabigat na problema yun. Tama, Ismael, ano? Kasi dinaanan mo. Halimbawa, umiiyak yung anak mo dahil sa nasira yung kanyang laruan. Sa kanya, mabigat na problema yun, Ismael. Di ba, ano? Pero sa'yo, pwede mong sabihin, anak, huwag ka na mamroblema. Halika nga rito, bumili na lang ulit tayo, punta tayo sa Shumat, bili ulit tayo ng laruan, yung nasira na yun. Huwag ka nang umiyak. Magaan lang yung problema mo. Pero doon sa bata, mabigat yung problema. No, talagang dinamdam niya. Ngayon, imagine natin, tayo ngayon, di malalaki na tayo, adult na tayo, ano? Smile. Tayo may mga problema rin, ano? Mabibigat yung mga problema natin na pasampasan, no? Magkano ba ang pinoproblema mong pera, limbawa? Naku, problema ko pong pera, ano? Kailangan ko po ng G-smil. G-smil. Eh pero yung G-smil ba, Ismael, pinoproblema ng mga milyonaryo at mga bilyonaryo? Hindi, bariya na lang sa kanila yun, di ba? Ano tingin nila ron? Di ba maliit na lang? Sasabihin nung napakayaman, bakit mo pinoproblema yan, G-smil?
Eto na nga yan, Gismil. Pinoproblema. Pero ikaw, bigat na bigat ka dun sa problema. Hindi, sa ibang tao, hindi pa nakahawak. Oo. Napapansin nyo, mga kakampi, iba-iba ng tanaw. Yung sa tingin mong mabigat sa'yo, sa ibang tao, hindi mabigat. No? Eh, bakit namin sinasabi yan, mga kakampi? Kasi darating ang panahon. Yumaman, mas yumaman ka pa, halimbawa, Ismael, mula ngayon. 2 years from now, dumoble yung kayamanan mo. Tapos nagbalik-tanaw ka sa pinoproblema mo ngayon. Di ba tatawanan mo yung sarili mo? So, bakit ko ba pinoproblema yung 1 million noon? Huwag na lang sa pera eh. Isa sa pag-aaral eh. Oh, sa pag-aaral, ganun din, di ba? Pag binalik ako sa grade doon, baka honor ako. Manina lang sa'yo, pero pinoproblema mo yun nung bata ka. Kulang lang, ibagsak ka ng teacher. Tama, diba? Tama, ganun. Diba? Parang ganun, di ba? Parang hirap-hirap na hindi niya maintindihan. O bakit namin, pinapaalala yan sa inyo, mga kakampi? Kasi galito. Yung iba nagpapakamatay, Ismael. Sa sobrang dilim na ng tingin nila sa mundo. Nagpapakamatay na ngayon. Hindi na nila binigyan ng chance yung sarili nila 2 years mula ngayon. O ilang years mula ngayon. Paano kung naging naiba-ihip ng hangin? No. Di ba? Paano kung naging successful ka na? Tatanawin mo, naku, buti na lang hindi ako nagpakamatay. No? Eh, Maning-Manilang pala yung problema ko noon. 2 years ago. Nasa tingin. Nasa sitwasyon ng bawat tao. Ano, mga kakampi. No? O, binabati natin, ano? Si Maridel. Hi, Maridel! Maridel, watching. Oh, hindi pa siya na magluluto dito. Oo nga eh. Oo, Maridel, kailan kayo babalik dito? Pero, nag-uusap na ulit sila ni Chef. Oh, meron pang galito, Ismael. Alin bang mas malaki? Yung between o yung mundo? Oh. Tingin mo sa between eh, no? Ang liit. Di ba, no? Pero sa realidad, hindi siya maliit. Malayo kasi. Ayan, di ba? Oh. Malayo kasi. Malayo. Oh. Ang tingin ng tao, habang lumalayo, lumiliit. Halimbawa, ito tao, pag lumayo ako sa'yo, liliit. Ano magiging tingin mo sa akin? Pero meron maliit kahit malapit. Ha? Maliit. ano sabi ni Maridel? Hello. Hey, Maridel. Yeah, maliit. Namiss ko na yung mga luto mo, ha? Pero bawal na ako ng pork. bake na lang, bake. Sa Marikina pa ba siya? Oh, tumatahol na yung cellphone mo. Oh. Ay, ngayon, bakit natin pinaalala sa ating mga kakampi na kapag tumingin ka sa isang bagay na nasa malayo, maliit ang tingin mo? Kasi eto, Ismael. Mga kakampi, kayo, pag meron kayong problema, minsan, ano ginagawa nyo sa problema? Ismael. Pag may mabigat na problema, ano ginagawa nung iba? Lumalayo. Yeah? Lumalayo yung iba sa mabigat na problema. Bakit? Sa kagustuhan nila na hindi nila maramdaman yung laki ng problema. Diba? Gusto nilang paliitin. Minsan nakatutulong yun, Ismael. May mabigat na mabigat kang problema. Bigat na bigat ka na. Minsan kailangan mo dumistansya eh, no? Kayo mga kakampi, minsan pag hindi nyo na halos makaya yung problemang nasa harap nyo, minsan nagdidesisyon ka, pwede bang lumayo? Lalayo ka eh. Lalayo ka. Nakatanaw ka pa rin dito sa problema pero ang layo mo. Malayo.
para hindi ka malula dun sa laki ng problema. Mm-hmm. Yung iba nagbabakasyon. Na? Pumupunta ng probinsya. Pwede nyo gawin yon pag medyo mabigat na. Yung iba nakakaramdam na ng depresyon. Mm. No? Pwede kang dumistansya. Ganon din sa relationship. Talaga. Para tayong Dr. Labdit. Sa relationship, ganon din. Minsan kailangan dumistansya eh. Huh? Iwanan, ganon? Ah, ibang usapan yan. Iba yung salitang dumistansya sa iwan. Eh, pag dumistansya, lalayo eh. Iwanan. Yun yung sinasabi galito, mga kakampi. Iba yung dumistansya ka sa susunod na ginagawa nung iba. Yung iba dumidistansya sa kagustuhang makita lang na maliit yung problema. Di ba ano? Pero yung iba, malala, Ismael, ano ginagawa? Tinatalikuran ang responsibilidad. Ganun. Tinatalikuran ang problema. Ayaw kasi nilang makita, hindi na nila makaya. Mahirap naman po yung ganun, mga kakampi. Halimbawa, meron kayong mabigat na problema. Mm. Ang gagawin mo, itatalikuran mo na lang. Hindi mo lulutasin. Makakasama, makakabuti sa'yo. Makakasama kasi tinalikuran mo eh. Alam nyo mga kakampi, ang mata po nilagay ng Diyos sa harap. Galing ng Diyos ano? Tinalakay na natin ito nung nakaraan. Hindi mo nga pwede ilagay dito yung diba? Ang galing ng Diyos eh no? Inilagay ang bawat parte ng ating katawan. Perfect, sa ano? Pinakamaganda niyang dapat na pagkalagyan. Kaya ang mga mata po nasa harap, hindi nilagay sa likod. Miski bunga nga, kung sa likod, paano ka kakain ng ganun? Hirap. Kaya nga na sinabi ko sa'yo, lahat ng magaganda at mas kailangang ilong natin, gagamitin mo, nasa harap eh. Yung isda, di ba ilong nasa likod? Di ba gilis? Buti ang ilong natin, hindi dito sa ilalim mo, no? Di ba? Oh, eh kung mata, iba, may mata yung di ba yung mga oh, yung mata nasa gilid. Nasa dito o oh, isda, di ba? Tayo nasa harap. Oh, galing ano. Para harapin mo. Ganon. Tinitignan mo, haharapin mo. Kaya pag ang isang ano, tao tumalikod, hindi maganda. Kasi hindi niya na makikita yung nasa harap niya. Hindi makabubuti. Sumuko na ba yung tao? Parang ganun, sumuko. Yun yung sinasabi mo, iniwan. Hindi lang dumistansya eh. Hindi lang dumistansya eh. Eh kung tumahimik, pwede rin. Mas maganda. Hindi ka lang tumahimik. Yun nga, parang dumistansya ka, tumahimik ka. Tumahimik ka muna. Oh, yan, tumahimik. Ganun din ito, ano, tumatahol. message. Hindi mo ba masasilent mo niya? Kinakabahan ako niya. Baka ako kagatin niya. Mga kakampi, ringing tone ni Ismael. Tumatahol. Uy! Pag mabigat ang problema ko, itinutulog ko muna. Ayan, oh, tama. Oh, para pag-gising ko, fresh ang mind para makaisip ng tama. Eh, tama si Maridel, dinadaan sa tulog. Buti siya. Sino? Si Maridel. Si Maridel. Oh, believe din ako kay Maridel. Pero minsan may tao hindi makatulog. Ha? Pero siya nakakatulog. Ha? Nakakatulog siya, dinadaan niya sa tulog. Pag love life, para makamove on, next agad. Next agad. Hahanap ka agad. Na, si Maridel din. O talaga. Talaga Maridel. Bili ba ako kay Maridel? Mga advice mo next, talaga. Next, please. Mga gaya nga yan. Ha? Uy! Hindi, tip sa atin ng... Hindi, kaibigan. Babae po yun, ha? Next, oh. Di, next, please. Ganun. Si, oy, si Tita Jennifer, oh. Watching, ha? Yun po. Watching din. Happy New Year sa inyo. Ngayon, mga kakampi. Tama yung advice ni Maridel, minsan dinadaan sa tulog yung problema. Ano? Oo. Bakit ba nagkakalabuan pag may relationship, Smith? Eh,
Nagkalabuan. Ano yun, eh? Wala, nagkalabuan na kami. Bakit? Nagkalabuan. Hindi, wala na yung, wala nang ano. No? Ano na eh, misa nagkakasawaan. Nagkakasawaan na. Wala nang pagmamahal. Nagkalabuan na. Pero mga kakampi, napansin nyo ang mata mas malapit sa utak kaysa sa puso. Di ba ginawa ng Diyos yung mata mas malapit sa utak? Oo. Oh. Ayan na halos eh. Oo oh, nga. Magkakadikit yan yung... Oh, pero malayos. Actually, may sentro daw yan eh. Yung mata, ilong, bibig, tenga. Oo. Oo nga. Tapos ang puso nandirito sa pandang baba. No? Eh minsan, titingin kayo sa isang bagay, huwag nyo daanin sa emosyon, mga kakampi. Ha? Pag tumingin kayo sa isang sitwasyon, huwag emosyon. Kaya pag galit kayo, yun nga, may nagbigay ako ng advice eh. Meron akong kanta eh, yung dahan-dahan lang. Kasi advice niya, yung anger management. Paano ko po mamamanage ang galit ko? Sabi ko sa kanya, pag galit ka, ano, gawin mong slow motion ng buhay mo. Pindutin mo yung slow-mo. Slow-mo? Oo. O, stop ka muna. Parang yung kanta, yung dahan-dahan lang. Kapag galit ka, mag-ingat ka sa kung ano yung iniisip mo. Maging mabagal. Maging mabagal ka sa pagsasalita. Pag-isipan mo 10 beses bago ka magsalita pag galit ka. Pag-isipan mong 20 beses bago ka gumawa ng isang bagay. Pag galit ka. Yung advice ko doon kay yan. Sa isa nating kaibigan. Hinaan mo nga yun, baka kumakagad. Hinaan mo nga itong ano to. Bakit ganun? Kasi ang tao, kapag galit, nakakagawa ng bagay na pinagsisisihan niya pagdating ng araw. Ha? Vibration nila, huwag mo na tahol. Di ba mga kakampi, pag galit, nakakagawa kayo ng bagay na pinagsisisihan nyo pagdating ng araw? Bakit ko pa nasabi yun nung galit ako? Dapat hindi ko na nasabi. Bakit ko ba nagawa yun? Kaya pag galit kayo, mga kakampi, ha? Ano lang, bagalan nyo lang. Mag-slow mo kayo bigla. Ha? Ganyan, anger management. Ha? Tama ano? Oh, Ismail. Yes, tama yun. Oh, ayun. Oh. Next. Yung mata, mas malapit sa ano, sa utak kaysa sa puso. Ha? Kaya sabi, uy, huwag mo isipin yan. Malayo sa bituka yan. Hindi mo pag may sakit. Pero mata, napaka-importante yan. Kasi kung walang mata, wala kang makikitang mundo eh, no? Pero believe din ako sa mga walang nakikita. Di ba? Napipil naman nila yung mundo. Pero nililiwanag natin, si Ismail po'y nakakakita. Ho? Kasi makakala nila, kasi naka-shades ka lagi kahit sa show mo eh. Napapagkama, baka napapagkama lang kang ano. Bulag. Hindi po, style po. Ha? Ano lang to, passion lang po to. Ha? Hindi po to, hindi po ako ano, PWD. Hindi kanina may topic PWD. Kinokontest nila, bakit kasama ang PWD sa may depresya ang mata? Eh, tinitake advantage. Di ba? Lalo sa pagkain, pinag-uusapan nila. Yung percentage at saka yung... Di ba? Tama nga naman, dapat yung PW. Merong iba naman, utak naman. Yung mga ganun. Dapat may PWD, dapat more on physical. Eh. Hindi yung mental o kaya yung mata lang. Kasi natin take advantage. Kawawa naman yung mga micro-entrepreneur businessman natin. Pati sa parking nga daw eh. Oo, nagagamit din yun. Oo, nagagamit. Eh, take nga. Ano naman Pinoy, laging ganun. Yun. Next, ano naman? Eh, may mata po tayo. Kahit paano, yan. Hindi alam ko, nasisilaw po tayo sa
ilaw. Kaya medyo, ayan, may mata po ako. Ha? Style ng artista kasi yan, mga kakampi. Para, di ba, nag-shade sa mga artista para hindi masyadong pagkaguluhan ng pagkaguluhan ng mga tao. Hindi ha? Makilala. Kaya, ayun, nililiwanag lang natin mga kakampi. Ano, marami pong ilaw si Direk na nilagay dito. Eh, masilawin po tayo, lana kung medyo kulang sa tulog. Oh, kaya yun, mga kakampi, ha? Yung ano nyo, ha? Pag kayo'y galit, huwag kayong padalos-dalos. Kasi, Ismael, paggalit. Maridel, anong advice mo? Paggalit. Kasi pag yung love life, sabi niya, iwanan na ganda. O kaya, pag may problema, tulog. Kaya yung iba, ano, nagdidilim ang paningin. Yan, may ganyan, ano, Ismael. Nagdilim ang paningin ko, ho. Nagdilim. Lupa ang punta. Maraming ganun, ha? Nagdilim ho paningin ko. Yan. Tanungin natin si Maridel. Maridel, anong ano, message mo nga? Pag galit, anong ginagawa mo? Si Maridel, alam mo, bilimba ko dyan eh. Hindi mo akalain, ano, ang daming anak. Pero sexy pa rin at maganda. Maridel, ha? Kick ko. Namimiss ko na si Maridel. Dati, lagi natin kasama. Napunta ka na sa bahay niya, di ba? Hindi pa? Hindi pa. Ay, di ba napupunta sa bahay niya? Sino ba kasama ko dun? Kasi nag-cooking-cooking kami nun. Ah, si Direk. Ano. Punta na kami sa bahay ni Maridel. Bakit ang ano? Bakit ang tao, ano, pag madilim ang paligid, nahihirapang makakita? Umaasa kasi sa liwanag, ano, Ismael? Siyempre. Kaya nga ang symbol ng light. Yun ang pumapasok. Oo. Kaya nga ang kadiliman, di ba? Madilim ang iyong paligid, di ba? Pero ang mata nag-a-adjust. Pag pumasok ka halimbawa sa sinihan. Pag unang pasok mo sa sinihan, ang dilim-dilim. Halos gumagapang ka, di ba? Kinakapa mo yung nilalakaran mo. Pero yung mga taong nandun, nakatingin sa'yo, bakit ba? Iba talaga pag liwanag eh. Iba talaga liwanag, iba ang dilim. Oo. Ngayon, bakit ganun? Yung mga matagal na sa dilim, nakakapag-adjust na sila. Yung bagong dating sa dilim, hindi pa nakakapag-adapt. No? Sana yan lang kasi. Kasi yung ginawa ng juice yung mata mo, yung retina, nag-a-adjustable yan. Nag-a-adjust, no? Smell. Kaya, pag nasa liwanag ka, pumunta ka sa dilim, mahihirapan yung mata mo, hindi pa nag-a-adjust, ang dilim-dilim ng tingin mo. Tapos, unti-unti, nag-a-adjust na yung mata mo, no? Unti-unti, makakakita ka na, maaaninag mo na. Liwanag. Ayun. Bakit natin sinasabi yan? Mga kakampi, baka nasanay na po kayo sa dilim. Akala nyo nasa liwanag ka kayo. Nasanay na kayo sa puro negatibo ng buhay. Actually, pwede mo isabi na kagagawa mo na ng mali. Yun. Mo, tama na. Ayan, yan, yun, tama. Ganyan, tama si Ismael. Ganun ang kahulugan nun. Nasanay ka na sa dilim. Akala mo, tama na yun. Akala mo, yun na yun. Liwanag na yun. Kagagawa mo ng mali. Mo, no? Parang ganun, no? Mga negatibong bagay, nakasanayan mo na. Akala mo, positibo na yun. Hindi. Baka nasasanay na po tayo, puro negatibo na lumalabas sa bibig natin. Nahawa. Okay, nahawa. Kaya, minsan, imbis na maasar ka, maaawa ka na lang doon sa mga tao, Ismael, na puro negatibo maririnig mo. Doon sa mga tao na lahat na lang ng tao inaway. Lahat na lang ng tao kagalit. Paano? Wala nang taong gusto makipag-usap sa kanya kasi puro negatibo na lang ang lumalabas. Sabi may tao talagang ganun eh. Bakit ganun? Puro reklamo na lang. Kahit sa social media, makikita mo, puro reklamo na lang mababasa mo sa Facebook. Ako, hindi ako mareklamo. Ang dilim, ang dilim ng buhay niya. Merong ganun tao mareklamo. Yung mareklamo. Kaliit-liit ang bagay nire-reklamo. Meron din palaaway. Palaaway. Pero ngayon, ano na, 6 feet below the ground. Yung lahat na matatapang, wala na. Nasanay. Parang yung mata na nasanay sa dilim. Alam mo, pag
palaway ka, high blood ka, hindi ka rin tatagal. Nakita ko yung mga tumatanda, masayahin, magandang umiti. Nakita ko, titignan ko yung mga pare-pareho aura ng mga matatandang lalaki, babae. Masayahin sila, palangiti, positibo, at saka kalma lang. Madalas, paladasal. Kasi pag kahit anong religion, ha, pag napunta ka sa isang bahay-sambahan, kalma eh, di ba? Kalma. Napapansin ko yun eh. Yun ang... Kasi pag nasa ano ka, nasa isang lugar ng sambahan. Pag hindi sambahan. Minsan tumatanong ka sa isang... Nakita mo yung sinasabing advice at tumingin ka nga sa isang bagay na hindi nakikita? Ano po? Antignan mo yung mga bagay na hindi nakikita. Teka, parang nalilito po yata ako eh. Ano po titingnan ko? Tumingin ka sa mga bagay na hindi nakikita. Ano ibig sabihin nun? Tatanawin mo yung mga pangako sa'yo. Diba? Pinangakoan ka ng langit. Yun ang tanawin mo. Mga bagay na hindi nakikita. Para lumakas ang pakiramdam mo. Kaya lalo ka magiging kalmado. No? Dami yung sinabi mo, Ismael. Pag mga religious person, mga kalmado, no? Nakatanaw kasi sila sa mga bagay na hindi nakikita. Ngayon, mga kakampi. sumagot na si Maridel. Sumagot. Maridel. Magaling yan. Maridel, thank you sa sagot mo. Ha? Babasahin namin. Ha? Pag galit, Ingiti na lang. Ingiti na lang. Ako, delikado pala. Tawanan ko, tapos dead ma. Tatawanan. Palingiti sa akin, tsaka tawa ni Maridel. Anong madalas sa pagkasama kami? Hinga muna ng malalim pag galit. Ganon. Hinga ng malalim. Baka kasi sumisikip na yung dibdib mo. Kaya kailangan humiga ka na ng malalim. Magandang advisor si Maridel. Para kumalma. Oo. I-release mo na lahat ng galit sa dibdib. Alam mo, si Maridel, kilala ko na, fighter yan. Bilib that way, marirealize mo na life is short para ma-stress at ma-pressure. Diba? Matalinong babae. Ma-apektuhan ng mga negative maganda, vibes. Maganda, mapamaraan. Malalaki na anak. Tama, Maridel ha. Tama yung mga advice nito. Ano pa? Nakakatawa. Sa love life, sinabi niya na yun. Palitan. Uy, si Marvin, Marvin Giron. Mabuhay po ang programa niyo sa kakampi. Kamusta po, Ismael? Tito Nel. Mabuti. Thank you. From KNPP founding chairman, Marvin Giron. Ah, hello, Marvin. Isama natin sa kakampi. Sa party. Sa year-end party na. Sana makasama ka namin dito. Wala ba siyang show pa dito? Wala pa, no? Wala. Salamat, Maridel, sa mga advice mo, ha? Meron pa, mamaya, Maridel, ha? Si Bel din, nag-advise din sa atin. Sabi ni Marvin, ngayon pa lang, nakasubaybay sa inyo. Binabati po kayo. Binabati ko po lahat ng KNPP members. Sa lahat po ng KNPP members, hello po sa inyo. Sana lagi niyong subaybayan ng programang ito. Sana marami kayong napulot sa araw na ito. No? At, thank sabi you, Delka, na tagmo na ako. Ngayon, minsan, pag mabigat na yung problema, pwede rin umiyak. Nakalilinis daw ng mata yun, literal. Ganon din, mga kakampi, ha? Pag medyo sa tingin nyo, napakalabo na ng buhay nyo, pwede nyong iiyak na lang. Baka luminaw-linaw ang tingin nyo sa mundo. Ngayon, bago tayo magwakas, mga kakampi, total, nagsisimula pa lang ang taon. Paano nyo ba tinitingnan ng taong 2020? Baka naman ang tingin nyo sa 2020, arawan. Alam nyo yung arawan? 2020. Arawan, yung tingin, napaka... Andyan lang ang tingin. Wag, mga kakampi. Merong isang bata, naalala ko sa New Zealand, may mga tupa. Di ba ang tupa pag kumakain ng... Ang tupa doon maganda? Magaganda. Nakakain ka ba ng tupa doon? O ano ba kinain? Hindi. Ngayon, yung mga tupa ron, pag kumakain ng damo, medyo magkakahiwalay na gano'n.
Pare-pareho ng distansya. Hindi, hindi. Wala. Oo. Ngayon may bata nagbibilang. Nagbilang ng tupa. Alam mo ginawa nung bata? Isa-isang nilalapitan yung tupa. One. Tapos lakad ulit siya, lalapit. Two. Tapos lalapit ulit siya dun sa... Ba't nilalapitan? Dun sa... Eh, bata eh. Batang ganun. Ninahawa three. Ka pa. Oh, inahawa ko. Three. Four. Naapunan nung tatay niya. Anak, anong ginagawa mo? Binibilang ko po yung mga tupa, tay. Gusto ko malaman kung ilan. Alam mo, advice sa kanya ng tatay niya? Anak na. Anak, paano pag gumalaw yung tupa na yan? Malilito ka sa pagbilang. Hindi mo mabibilang yan ng malapit. Na? Oo. Pwede ba, anak, lumayo ka? Layo tayo, anak. Layo silang gano'n. Sa malayo, nabibilang. 1, 2, 3, 4, 5. Huh? Nabibilang sa malayo. Kailangan medyo malayo ang tanaw mo. Merong gano'n, mga kakampi. Mas magiging maganda ang tingin mo sa isang bagay pag nasa malayo. Mm. Merong mga tao kasing, ano, sabi naman, napakakitid naman ang pananaw mo. Napakalapit lang naman ang pananaw mo. Bakit gano'n? Hindi ba pwedeng ipukul natin yung tingin natin sa medyo malayo? Paano nyo tinitingnan ng 2020? Arawan ba? Hindi, mga kakampi. Meron na ba kayong target sa 2020? Pagdating ng December, ano na dapat ang mga na-accomplish nyo? Meron na ba? Bukod sa New Year's resolution, meron ba kayo nun? Smile, meron ba kayong New Year's resolution? O wala? O bara-bara lang tayo, ha? Bahala na. Hindi pwede yung ganun. Iba rin yung merong New Year's resolution. Meron na ba kayong plano? Ano yung dapat na na-accomplish yun ng first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter? At pag evaluate kayo ng isang buong taon, ano yung dapat na-accomplish mo? Meron na ba kayong target, mga kakampi? Baka wala pa, baka bara-bara tayo. Inaantok pa sila. Hindi, wag. January 7 pa lang. Tapos na bakasyon. Humarap na tayo sa realidad. Ha? Mga kakampi, magplano na po kayo kung ano gagawin nyo hanggang December. At hindi lang yan. Yung plano nyo ng buong 2020, nakabata yan sa kung ano yung plano nyo sa buong buhay nyo. Mm. Bago tayo magtapos, mga kakampi, meron kaming liliwanagin sa inyo. Tungkol sa kung paano dapat gamitin ang bawat taon, bawat panahon ng buhay. Time management. Mga kakampi, eto, time management. Magaling ba nga na time manager o magaling ba sa time management ang isang tao kapag yung naka-schedule niya sa araw na yon, kasi meron siyang libro, Ismael, eh. Mm. Diba? Meron siyang... Itinerary. Oh, may itinerary siya. May itinerary. Tama, ganun. Oh. May planner siya. Meron siyang notebook. Meron siyang libro. Mm. Na nakasulat dun yung gagawin niya bawat araw. Oh, parang appointment. Ano gagawin niya ng umaga, galitong oras niya. Ngayon, nasusunod niya yun. Meron siyang ganon, tapos nasusunod niya yon. Galing. Magaling o hindi? Magaling. Oh, magaling. Magaling sa time management o hindi? Magaling. Hindi, nagawa niya lang. Kaya, na-target niya. Yun. Kung... Magaling kung may kung yan, Ismael. Mm. Kung yung lahat ng ginawa niya doon, yung nasa planner, may lang. Kung lahat ng ginawa niyang nasa planner ay naaayon sa plano niya sa buong buhay niya. Nagigets mo ibig ko sabihin, Ismael? Parang, kasi kahit na yung ginagawa niya eh. Kasi kahit na nasunod mo yung nakalagay doon sa plano, pero hindi naman tugma doon sa gusto mong marating, hindi ka pa rin magaling na ano? Sa unang tingin lang, ang galing mo. Bakit ang galing mong time, ano? Galing mong mag-manage ng time, ha? Bakit? Kasi may mga schedule ka, nasusunod mo yung schedule mo. Sa unang tingin, akala mo gano'n. Ang galing niya. Pero, yung palang mga pinagagagawa niya, Ismael, hindi naman pala tugma doon sa gusto niyang marating sa buhay.
Sinayang niya lang yung panahon. Sayang. Sinayang niya lang yung buong buhay niya. Kahit nasunod niya lahat yung nasa planner, yung nasa schedule, hindi nga siya nalilate. Nasusunod niya lahat ng schedule niya. Yung pala, hindi naman pala yun ang plano niya sa buhay. Kaya wag po, mga kakampi. Paano magandang gawin? Alam mo dapat kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Ano? Tapos uutay-utayin mo yun. Anong gusto mong marating? Pagdating mo ng 60, halimbawa, bago ka mag-retire. 70, pag matanda ka na. Paano mo uutay-utayin yun? Paano mo mararating yun? At doon mo ngayon ibabase yung gagawin mo araw-araw. Okay. Oo, ganun. Yun ang magaling na time manager. Yun ang magaling sa time management. Na yung ginagawa niya araw-araw, batay doon sa direksyon na gusto niyang puntahan. Napakahirap nun, ha? Eh wala po akong plano sa buhay. Eh wala, mga kakampi, wala kang mararating. Minsan, simple lang gusto nila. Oo, wala kang mararating. Yun ba yung kailangan meron kang malaking plano o maliit na plano? Eh, paplano ka rin lang, dilakihan mo na. Libre naman yun. Mga ngarap ka rin lang, dilakihan mo na. Tama. Di ba? Oo, lakihan mo na. Ngayon, yung meron sa inyo, gusto ko pong yumaman. Malinaw o malabo yung sinasabi mo? Malabo yan. Bakit po malabo? Hindi specific eh. Gusto mong yumaman, pwede ba linaw-lilawan mo yung sinasabi mo? Mm-hmm. Paanong yaman? Gaano ka yaman? Sabihin mo na. Gusto ko po na hanggang sa katapusan ng 2020, meron akong 500,000 sa kamay ko. Halimbawa, ganun. Di malinaw, masusukat mo 500,000. Paano mo ngayon mararating yun? Planuhin mo. Gusto ko pong maging mayaman. Gaano nga kayaman? Ilan ang bahay? Ilan ang kotse? Specify mo. Hindi yung nangangarap ka lang yumaman. Hindi. Hindi masyadong klaro. No? Hindi klaro eh. Klaruhin mo na. Kung gaano yung sinasabi mo. Ganon, Ismael, yung may malinaw na pananaw tungkol sa buhay nila. No? Gusto ko ng Ford Mustang. Yan, ganyan. Yan. Specific. Kahit this year. Kahit kulay. Sige. Pula, puti. Yeah. Gusto ko ng malaking mansyon. Yan. Gusto ko makapagpunta sa abroad. Yan. Anong bansa? Australia. Yan. Diba? Iran. Specific. Iran. Baka magkagir. Pero specific, di ba? Malinaw. Japan. Malinaw ang tingin mo. Hindi general. Pag ganun, makakatulong sa inyo yun, mga kakampi. Ngayon, yung mga plano nyo na yan, yung kilos nyo, dyan yung ibabatay. Kasi, kung yung nasa itinerary mo, yung nasa planner mo, hindi naman makatutulong para makarating ka dun sa gusto mong makuha. E di sinayang mo yung oras mo, hindi ka magaling sa time management pag ganyan. Na-gets nyo yung mga kakampi. Ano, mga kakampi? Sana nakatulong kami sa inyo. Sana po, mga kakampi, ay makasama namin kayo araw-araw. Maging malinaw sa atin ng 2020. Okay. Parting words, Ismael? Nako. Yun. Sana makapulot kayo. Nakapulot kayo ng, ano, no? Ng lesson sa sinabi ni Tito. Alam mo si Tito nila, di ba? Ano yan eh, hinahangaan ko yan eh. Parang natutulala ka, Ismael. Hindi ko alam kung inaanto ka o na-absorb mo yung sinasabi ko. Nakikinig lang ako, siyempre. Siyempre, napagod din na sa unang show. Kaya po tayo nakasalamay, minsan napipikit tayo. Pati si Derek, parang may sakit na si Derek. yun. Ang ano sa akin, eh syempre, kailangan meron tayong goal, di ba? Yan nga. Dream, yan. Objective. Napaka-importante. Tapos number two, focus doon sa goal, dream, di ba? Number three, yun nga, dahil 2020 vision, hindi porket nakapokus ka parang camera,
Eh, kailangan i-concentrate mo para maging klaro, 'di ba? Iniikot mo, 'di ba? Oh, 'di ba? Oh, number 3 'yon. Focus, focus tama no, Ismael. Naalala ko. Teka, naalala ko, Ismael. Sige, ikaw muna. Yung araw, 'di ba? Tapos mayroong papel, may papel dito. Paano mo masusunog yung papel sa pamamagitan ng araw? Diba meron yung glass? Oo, may laruan ako nun. Diba yung... Marami ako sinunog nung araw. If ino-focus ng todo nung glass, yung... yung ewan ko kung alam pa rin na yun, yung lente. Na ganon ginawa. Yung lente, Pag ginanon mo yun... Aapoy. Malaki yung ano, yung... Ano, pag nilitan mo, mainit o mainit yun. Aapoy. Testing yun sa posporo, apoy. Na nabanggit kasi ni ano yung focus na tinatawag ni Ismael. Pero pa-number ako yan lang naman ang... Focus. Tinuturo ko sa Secret of Success. Uh-oh. Dapat may goal, dream, pangarap, ha? Tapos, number two, focus. Di ba? Focus ka. Focus. Then concentrate para madetalye mo. Yung klaro, klaro. Ganda it! And number four, alam mo yun, always think positive. Yan. Yeah, kasi maraming distraction along the way. Di ba? Yung, halimbawa, bibili ka lang ng ulam sa labas, direct. Di ba? Bibili ako ng munggo. Oo. Sasabihin na naman ni Derek, huwag ka na bumili ng munggo. May ulam dito, mag-share. O, distraction. Distraction yun ha. Libre na, hinarang ka pa, tapos pag tinanggi mo, magagalit. Hindi ka pa magagasa. Munggo lang yun ha, bumibili ka lang ng ulam. O, paano pa yung mga big dreams na bibili ka ng Mustang na Ford? Bibili ka ng mansyon, magtuturo ka sa Japan. Di ba? Ako nga, nung kumuha ng visa noon US at Canada, marami mga kasama ko. Nako, kailangan mo dyan ng birth certificate. Wala akong birth certificate eh. Diba? Kailangan may titulo ka. Wala akong titulo. Diba? Lahat ng property ko nakasala. Ba't umaming ka sa hindi iyo? Hindi naman. Para reality ng buhay, diba? Dahil may negosyo, yung utang mo, diba? Hindi pala ganun yun. Hinarap ko yung katotohanan. Nagulat ako, na-approve ako, nagulat ako. Oh, 'di ba? Hinarap mo. Oh, 'di ba? Oh. Tapos ito pa, mother ko, sinama ko pa. Walang trabaho, walang ano. Oh. 3 days before na ano, meeting kita. Na-approve din. Sa Canada rin, ganun din. Naku, mahirap sa Canada, ganun-ganun. Hinuwi pala Dropbox na, na-approvean. Ay, yung mga ano, huwag kayo makikinig misa sa distraction, yung mga pag tinanong, ganito lang 'yun, sabi, ako tinatandaan ko yung consultant ko dati, dahil siyempre kahit consultant ako, may consultant pa. Pag sinabing, maganda ba yung kotse na pula na Mustang? Huwag mong tatanungin yung walang Mustang. Pag tinanong mo, halimbawa, si Tito Nel, wala namang Mustang. Toyota ang gusto ko eh. Diba? Ford yun eh. And siyempre, hindi siya makakapag-advise ng tama kasi hindi naman siya mahilig sa Mustang na Ford eh. Toyota siya eh. O ito sa eskwilahan. O, ba't ako nando sa eskwilahan? Na dito sa Intramuros sa pinag-aralan ko engineering din. Alam mo pinagtatanungan ko, puro pinsan tito ko doon graduate. Eh kung may nagsabi sa akin, doon ka sa UP dahil UP graduate ako eh. Baka UP ako eh. Kasi tinatanong ko sa kanila, okay ba sa UP? Naku, dito ka sa Intramuros kasi hindi naman sila graduate sa Diliman. Ganun lang 'yon. So ang tatanungin niyo rin minsan, advisor, yung tamang advisor na nakaranas noon. Kasi sasabihin noon, ay hindi maganda magkotse. Istorbo lang yan, gastos, gasolina mahal, diesel mahal. Eh wala na kasi siyang kotse. 'Di ba? So iba 'yun, 'di ba? Ayun. Ilang advice ko. Si Marvin, thank you Ismael. Sa mga kapatid na Muslim sa buong Pilipinas, mabuhay po tayo. Ako po ay isa ding Muslim na kapatid niyo. Ay, Muslim pala si Marvin. Mas muling ka pa. Naku naman. Muslim ha. Salamalaikum, brother. Yeah. Alhamdulillah. Naku, ito si Marvin. Ang bola pa. Nang bola? Tito Nel, walang kupas ha. Guwaping ka pa din. Thank you ha. Naku, ang bola pa si Marvin. Thank you ha. Parang gusto kong paniwalaan. Sarap paniwalaan. O Marvin, isa mag-guess ka naman dito sa akin sa usapang halal. Ha, usapang halal, Marvin, alam mo naman. Ayun pala, pero kailangan ko sana ng co-host babae. Guest naman. Si ate, ay ate Arlene! Ate ko nanonood, Mama, si Mama. Hindi na nanonood si Mama. Nanonood din yun.
busy. Maridel, dapat bawat tao may timeline or time frame. Tama, ano? Deadline. Sa business, sa love life, o kahit sa karir. Karir. Dapat may listahan ka kung kailan dapat ma-accomplish. Tama, wow, ito. Specific, kay, ano? Ano, Maridel, talaga. This 2020, dapat mag-asawa na ako. Si Maridel. Na naman? Oh, para kayong dalawa, Ninong. Talaga. Oh, Maridel, yan ang target ni Maridel. Alam mo si Maridel, kala mo 16 years old lang yan pag nakita mo. Sexy pa rin. Di ba? Maraming nagbabalak magpa... Yung anak ko lang eh. Ngayong taon magpapakasal. Si Alvin, nasa New Zealand. Maraming nangan... Maraming invite ka, ha? Maraming... Gustong magpakasal sa taong 2020. Leap year niya yun. Dahil maganda raw ang numerong 2020. Talaga? Baka nga mamaya may anak ako. Hindi dahil sa pamahiin o ano, no? Ah. Eh, isang tingin mo pa lang sa numero, nagagandahan ka. At saka na. 2020. Eh. Diba? Oy, may nag-advise sa lawyer. Pag nagsulat ka, di ba, misa sa check. Eh. Ah, oo. Di ba yung 20? Kasi di ba, misa pag 20, 19. 19 lang susulat mo. Oh. Eh, pag 20, 20 lang. 20 lang. Eh, pwedeng lang yan ang 20, 19 yun. Hindi, baka ma-void yung document. Yung mga ganun. Pero malabo naman yun. Hindi naman pwede, siyempre, no? Patadadayain pa yung check ng ding, di ba? Sabi ni, ano, ni Marvin, yayaman ka kailangan magsikap at magtrabaho para maabot ang yaman. Galing talaga ni... Galing, ano? Thank you, ha? Thank you sa advice. Sabi naman ni Ruby Perez, tandaan, focus sa pagyaman. Wow! Lahat ng negative, huwag pansinin. Tama ito. Pero ano, ha? Advice ko lang. Think positive lagi. KNPP, hello, sabi ni Ruby Perez. Ay, thank you, Ruby! Pero ito, advice ko lang, yan naman eh material things sa pagyaman. Meron pang kayamanan na kailangan ayusin din natin. Tama. Sa katawan. Tama. May physical wealth, may mental health. Siyempre, kayamanan din ang kunuin mo yung isip mo ng magagandang bagay. Tama. Yung katawan mo, physical, healthy, di ba? Yung puso mo, yun, love, di ba? Love. Sabi ni Maridel, love. Di ba? Sumunod, meron pa spiritual. So, balansin mo yung apat na yan. The physical, the mental, spiritual, and yung emotional. Both sa material things lang kasi sinasabi natin kaninang call. Yun, mga kakampi, ha? Sana nakatulong kami sa inyo. Parting words na tayo, Ismael. Yung parting words. Parting words na ako. Happy New Year sa inyo, mga kakampi. Salamat sa patuloy niyong pagsubaybay. Sana maging malinaw ang taon na ito para sa inyo. Sa lahat ng bagay sa negosyo, sa love life, sa personal na buhay ninyo, ano, mga kakampi. Sana lagi po ninyo subaybayan ang programang ito. Tuwing araw po ng Martes, alas 12 po ng tanghali hanggang alauna ng hapon, ito po ang funniest business show dito sa Pilipinas. Ako po si Tito Nel. Ako po si Ismael Abaya. At ito ang One Way to Success! See you next week!